sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa, ang tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon, tayo mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at tayo maging banal na templo ng Diyos. Atin ngayong aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lumpay kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Harinang Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan na nalulugdok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, Ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandaang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito. Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, tinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, tinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, marinig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Tinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Tinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sapatyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Pasbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
isa sa kanila ang templo. Magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang namamalid ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal at yung mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, "46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, gaya ng nabanggit kanina, ay ating ipinagdiriwang ang anibersaryo ng dedikasyon o pagtatalaga ng altar ng Katedral ng Maynila, ang inang simbahan ng ating archdiocesis at ang una ding katedral sa buong Pilipinas. Ngunit siguro may itatanong nyo, anong kinalaman natin doon sa katedral? Bakit pati tayo kailangan nating ipagdiwang ang okasyong ito? Lahat ng mga parokya, simbahan sa Archdiocese ng Maynila, ito ay ipinagdiriwang. Sapagkat may nais ding ipaalala sa atin bilang isang simbahan. Hindi lang ito para sa Manila Katedral, ngunit sa bawat isa sa atin, sapagkat ito'y sumasalamin sa pagkakaisa. Alam niyo po, ang katedral, ang simbahan ng Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, sagisag
na siya bilang kinatawan ng ating Panginoong Hesukristo sa ating sambayanan. Siya ang susi sa pagkakaisa. Kung kaya nga't ang kanyang simbahan, ang Katedral ng Maynila, ang siya rin simbolo ng pagkakaisa. Pagkakaisa saan? Una, pagkakaisa sa paniniwala. Bilang mga Katoliko-Kristiyano, tayo'y nagkakaisa sa pananampalataya. Halimbawa, pinagdiwang natin kamakailan ang paglilihing walang sala ng mahal na Birheng Maria. Lahat tayo naniniwala dito. Hindi pwedeng sabihing, kung ano ang paniwalaan mo, okay sa'yo yan, sa akin, ganun din. Hindi po. May mga bagay-bagay na pare-pareho tayong dapat paniwalaan. Dapat nagkakaisa tayo. Sa misa, kaya na lang ganun na lang ang paulit-ulit na paalala. Pag tumatanggap tayo ng komunyon, ayusin natin. Maging magalang, maging malinis ang kamay sapagkat pinaniniwalaan natin ang tinatanggap natin katawan ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot minsan na mas ginagalang pa natin yung imahe kaysa sa banal na ostya. Samantalang sa paniniwala natin, opo, may galang tayo sa imahe ng Pong Nazareno, pero yan ay parang larawan lamang. Ngunit yung tinatanggap natin sa banal na komunyon, yan ang totoong katawan ni Kristo. Kaya nga't pinapaalala natin, mahalaga ang banal na misa. Kahit 1,000,000 prosesyon ng gawin, pero kung walang pagsisimba, walang pagpapahalaga sa Eucharistia, hindi yan ang diwa ng pagkakaisa. Sapagkat nagkakaisa tayo sa paniniwala. Hindi pwedeng mas mahalaga yung paniwala ko kaysa sa paniniwala nating lahat bilang simbahan. Kaya nga tungkulin ng isang Katoliko, alamin ang mga turo sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng sabihin, Katoliko ako, pero pabor ako sa diborsyo, pabor ako sa abortion, pabor ako sa pagpatay ng tao. Hindi po yun ang diwa ng pagiging Katoliko sapagkat tayo'y pangkalahatang nagkakaisa sa paniniwala. Nagkakaisa din tayo sa pamumuhay, sa pag-ibig. Yan ang ibig sabihin na tayo'y isang simbahan. Kaya nga, kung paano nagkakaisa tayo sa paniniwala, sa pamumuhay din. Hindi pwedeng iba ang nasa simbahan, tayo'y banal na banal, madasalin, halos hindi makabasag pinggan, pero pagdating sa labas, ibang-iba ang ating ugali. Nagkakaisa sa pamumuhay. Hindi pwedeng papanik tayo, hahaplos tayo sa imahe ng Pong Nazareno, tapos paglabas, bibili tayo ng panglaglag. Bibili tayo ng droga. Magtitinda tayo ng droga. Mananakit tayo sa ating kapwa. Nagkakaisa tayo sa pamumuhay. Hindi pwedeng galing ka sa bahay mo, nagpunta ka sa simbahan, nagsimba, tapos ang pupuntahan mong susunod, bahay naman ng kulasisi mo, ng hindi mo asawa. Sapagkat tayo'y bilang mga alagad ni Jesus Nazareno, sinasabi natin, sinisikap natin, opo, wala naman sa ating perpekto. Lahat tayo may kasalanan. Kahit si Father may kapintasan at kahinaan, pero nagsusumikap tayong magkaisa
sa pamumuhay. At anong pamumuhay ito? Pagsunod kay Jesus Nazareno. Namumuhay katulad ni Jesus Nazareno. Kaya ginagalang din natin ang simbahan dahil nagkakaisa tayo, pangatlo, sa pagsamba sa Kanya. Nagkakaisa tayo sa paniniwala, nagkakaisa tayo sa pamumuhay, nagkakaisa din tayo sa pagsamba sa Kanya. Kaya nga tayo may misa, kaya ang daming misa sa Quiapo, hindi tayo kanya-kanya ng dasal. Hindi yung kung ano lang sabihin ko, okay na yun. Kaya nga mamaya, sa panalangin ng bayan, pinagdarasal natin yung ibang tao, kahit hindi natin kakilala, kahit nasa ibang lugar, dahil nagkakaisa tayo sa pananalangin. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang simbahan. Nagkakaisa tayo sa pagmamalasakit sa simbahan. Kaya ginagalang natin, hindi tayo nagtatapon kung saan-saan dito sa simbahan. Hindi nyo po dito iniiwan ang inyong kalat. Hindi po to ang lugar ng antayan kung meron kang kausap sa Quiapo o yung manliligaw mo o yung kaibigan mo, dito tayo tatambay sa simbahan. Nakakaisa tayo sa paggalang sa tahanan ng Diyos at paggalang sa isa't isa. Itong ibig sabihin ng ating pagdiriwang ngayon. Kaya nga kung papaano masidi ang pagmamahal ni Jesus Nazareno sa templo ng Diyos, ganun din ang tunay na Katoliko, ang tunay na deboto, masidi rin ang pagmamahal sa templo ng Diyos. Hindi lang sa templong gusali. Bahagi po yun. Igalang natin, kaya inaayos natin ang simbahan, pinapangalagaan natin ang simbahan, pero pinapangalagaan din natin ang buhay na simbahan. Tayo po yun. At paano pangalagaan ang buhay na simbahan? Nagkakaisa tayo sa paniniwala, nagkakaisa tayo sa pamumuhay, nagkakaisa tayo sa pagsamba. Nawa si Jesus Nazareno ang panulukang bato, ang pundasyon, ang ulo ng simbahan. Tulungan tayong tunay na magkaisa. Tulungan tayong maging katulad niya para masabi natin tayo ang buhay na simbahan. Tayo ang katawan ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan nating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan
ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ng itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ulo ng simbahan, ang ating susi sa pagkakaisa. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Inanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection mamaya, December 10, 2024, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may timang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Sa mga umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Siscon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector, Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parukya.
sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wihisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilomong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkalomong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Tayo ay tunay na nagiging simbahan at katawan ni Jesus Nazareno kapag tayo'y nagkakaisa sa paniniwala, pamumuhay at pagsamba. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, inarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati pa namin. Nuestro Padre
Padre Jesus Nazareno, inarangal ng namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inibalhati ng namin.